Magandang umaga, mga kamarites. Ano ang latest viral at trending ngayon sa mundo ng social media? Ang di umano'y balitang kumpirmadong napaamin na nga di umano ni Vice President Leni Robredo sa harap ng taong bayan na talagang hindi di umano niya kayang pigilan ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang balitang nagpagulantang sa marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga solidong taga-suporta kay Vice President Leni Robredo at maging mga kaalyado nito sa nasabing viral video. Ayon pa di umano sa kanila ay ang pag-amin daw di umano na ito ni Vice President Leni Robredo sa publiko ay nagpakita lamang sa kanyang kahinaan, kasi nga ay ang layo pa nga di umano ng halalan ay parang tinatanggap na nito ang pagkatalo. Ito ang Marites latest na pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang full update, mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para mas magiging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong kamarites video na i-upload namin. At yun na nga, mga kamarites, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano viral video ni Vice President Leni Robredo, kung saan ay kanya nga di umanong inamin sa publiko na hindi daw di umano niya kayang pigilan ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr., lalong-lalo na di umano kapag pag-uusapan na ang makinaryas nga gagamitin sana lalapit na 2022 national election, kasi ayon pa di umano sa kanya ay ang suportang natatanggap daw di umano ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. ay talagang marami pa kumpara sa kanyang suportang natatanggap sa marami sa ating mga kababayan. Mapapanood ka makailan lamang na may ginawang survey online patungkol sa mga pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ayon pa di umano sa nasabing resulta ay nangunguna pa rin daw ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. At ito nga di umano ang isa sa patunay na talagang siya lamang ang nag-iisang politikong gusto ng marami sa ating mga kababayan na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At wala na di umanong iba pa, kasi ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan ay siya lang naman daw ang nag-iisang politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod nating leader. At yun ay katulad ni PRRD na matalino, matapang at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan, at siya lang ang nag-iisang politikong na may kakayahan na ipagpatuloy kung ano mang ang magagandang proyektong nasimula ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni PRRD, na hanggang ngayon ay talagang nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan, at siya lang ang may kakayahan na bigyang katuparan ang huling habilin ng kanyang yumaong na ama na walang iba kundi si Ferdinand Marcos na make the Philippines great again. Ayon sa naging viral video ni Vice President Leni Robredo ay kinumpirmang Nadulas nga di umano ang nasabing Vice President, at kanya di umanong inamin sa publiko na kailanman ay hindi di umano niya kayang talunin ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan
bayan ay matagal na di umano silang mulat sa katotohanan at marami na sa kanilang iyon ang hinding-hindi na basta-bastang buboto ng kandidatong kanilang susuportahan sa darating na 2022 national election kasi nga ay marami na silang sineset na standard at ayon pa di umano sa kanila ay ang dapat daw na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan ay yun daw ay katulad ni PRRD na matalino, matapang at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang politikong kanilang tinutukoy ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito, mga kamarites ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kamarites at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. In the kamarites posted, ha, nakakatawa ka talaga, Len, ewan ko ba sa iyo, hindi ko na talaga alam kung ano talaga ang tumatakbo sa utak mo ngayon or may utak ka pa ba, ha, pero thanks for accepting the fact that kahit anong gawin mo, you cannot defeat Bongbong Marcos kasi siya lang talaga ang gusto ng taong bayan na maging susunod naming leader at pumalit sa pwesto ni PRRD. Kaya isa lang masasabi ko sa iyo, Len, get lost because you will never win. Ano ba yan, Len? Ang tapang-tapang mo noong mga nagdaang araw pero ngayon bigla nilang uurong ng buntot mo. Ha. Pero good to know kasi nga kahit paano ay inamin mo sa sarili mo na kahit anong gawin mong paghabol sa rating na nakukuha ni Bongbong Marcos mula sa marami sa ating mga kababayan ay kailanman ay hindi umabot sa kalingkingan ni Bongbong Marcos ang nakukuha mong ratings. Alam mo ba, Len, kung bakit? Kasi matagal na kaming mulat sa katotohanan at matagal na naming alam kung sino talaga ang karapat-dapat na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan. At sorry na lang talaga, Len, kasi hindi ikaw yun. Kasi ang nararapat dapat na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos lamang. Kaya isa lang masasabi ko sa iyo, Len, pag-isipan mong mabuti kung itutuloy mo pa ba ang pagtakbo mo sa pagkapangulo o hindi na. Kasi kung itutuloy mo pa ay tiyak na masasaktan ka lang. Hashtag notolenlen. Hashtag lenlenweek. And quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kamarites ay kumpirmadong kanila nga di umanong sinasabi na talagang lubos nga daw di umano silang nagpapasalamat sa naging pagkadulas na ito ni Vice President Leni Robredo na talagang kanyang inamin na hindi na nila talaga kayang talunin ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan ay matagal na di umano silang mulat sa katotohanan at matagal na di umano nilang alam kung sino ang kanilang susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay katulad ni PRRD na matalino, matapang at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang mga politikong iyon daw ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas. Payo pa di umano ng marami sa ating mga kababayan sa ibang mga presidentiables na naghahangad ng maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan ay huwag
na lamang daw nilang ituloy ang kanilang planong pagtakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi nga ay hindi naman daw talaga sila susuportahan at mapapasama lamang di umano sila sa otso diretso na diretso aniduro kasi nga ay hindi naman daw talaga nila ito susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election. Kasi ngayon pa lamang daw ay alam na di umano nila kung sino ang kanilang susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahalabayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas. At yun na nga mga kamarites, nagustuhan mo ba ang bagong latest update na ito? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang iyong masasabi sa naging balitang ito kung saan ay kumpirmadong inamin na nga ni Vice President Leni Robredo sa harap ng publiko na hindi daw di umano niya kayang pigilan ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ano na mga kamarites, nagustuhan mo ba ang bagong latest? Ano pang inaantay mo? Click mo na ang like at i-share mo na din ang videong ito para mas marami pang makaalam sa mga kamarites video na ito.